May detention facility ang Philippine National Police Office dito sa loob ng Senado mismo, Bandaron, katabi ng basketball court. At least PNP mismo ang bantay doon at K-9 unit lamang nilang nag-i-standby doon sa ngayon. In-inspection ko na kanina at kung sakasakali para matiyak ang seguridad ni Mayor Go, ay doon namin siya idedetina kasama yung kanyang mga kamag-anak hanggat hindi nag-i-schedule ng hearing ang komite. How would you describe that facility? It's a detention facility. It's a room, air conditioned, with its own restroom, with bunk beds. Inayos ko lang kanina. Gaya ng sabi ko, katabi mismo ng PNP. Sir, pwede ba magdala ng cellphone? Ayon sa rules at guidelines ngayon, yung inabutan ko na ng USA ay hindi daw po pwede. Pero kung kailangan gumamit, gagamit sila ng telepono ng USA. Pero pinapareview ko ngayon yung rules. Dahil matagal na pala yun. At sa totoo lang, hindi ko nakikita yung rason kung bakit kailangan pagbawal yon. Pero hayaan natin, wag ako mag-review, pa-review natin sa mga nakakalam at pinapagawan ko sila ng rekomendasyon sa loob ng 2 linggo ito kung paano ma-update yon. Wala akong nakikitang dahilan kung bakit hindi. Hindi naman mga drug lord to na pwede nilang pagpatuloy yung kanilang operasyon sa loob ng detention. Pangalawa, wala naman ako nakikitang delikadong kaganapan na mag-detect sila na mapuga sila mula sa detention facility. So, pinapareview ko. Tingnan natin. July 29 pa yung hearing. 28. Amino ba? Paano sa pag-aresto sila na mas maaga or sumuko? Sinabi ko na sa staff ni Senator Risa kanina na kung makukompleto this week, baka gusto niya i-considera mag-schedule na mas maagang hearing. Kaya naman niya kasi nilagay yung hearing ng ganung petsa para mabigyan ng sapat na panahon ng Office of the Sergeant at Arms na maipatupad yung arrest warrant sa tulong ng law enforcement agencies ng ating pamahalan. Wala ako nakikitang rason at sa totoo lang, hindi ko alam kung saan nanggagalag yung sinasabi niyang banta, di umano, laban sa kanyang buhay. Do we have any special accommodation sa isang mayor? I don't know. Mas magandang room for... This is not a penalty. This is not a punishment for the commission of any crime. Itong pagdetene sa kanya ay para tiyakin lamang na siya'y mag-a-attend ng pagdinig ng Senado. At matapos siya mag-attend ng pagdinig ng Senado, ay walang rason para patuloy pa siyang idetina. So, para sa akin, kung ano ang detention facility natin para sa isang ordinaryong akusado, dapat aplikable yan sa mayor, governor, o sino mang opisyal. Kung aayusin namin, maayos yan para sa lahat, hindi lamang dahil mayor siya. Dumating o mahuhuli? Dumating. Kasi kung voluntaryo naman siyang pupunta at susunod sa sabina ng komite, wala namang rason na mag-issue pa ako ng warrant. Kaya naman ako nag-issue ng warrant ay dahil ayaw niyang sundin yung sabina na inisyo ng komite. Ngayon, meron namang mga paraan at proseso na kung makukumbinsin niya yung komite, si Senator Risa, na hoy, nagkataon lang na ganito pero mag-a-attend na ako, nangangako ako. Mayor ako, you can release me on my own recognizance. Kilala ko sa komunidad. Kung papahintulutan ng komite, walang dahilan para hindi ko rin pahintulutan yan. Then sir, naman kaya-kaya ni General Alcan yung sabi niya sa PIA, arrest order. Pero kailangan ba at this point na magpatulong sa PIA? Kausap ko na siya kanina. Lahat naman ng galaw ni General ng ating Sergeant at Arms, si retired General Alcan, ay nakikipag-coordinate siya sa PNP. Kaya kung makikita niyo yung mga litrato niya ng... pag-serve niya ng warrant, may kasama siyang PNP palagi. So, nakikipag-coordinate ang Sergeant at Arms sa PNP. At kung makalipas ng ilang araw pa, ay hindi pa matuntun o kinaroroonan sa mga kilalang address ng mga iniso natin ng warrant of arrest, pinagbigay alam ko na sa kanya na kung kinakailangan, makipag-ugnayan na rin siya sa NBI at iba pang mga law enforcement agencies para ma-implement yung warrant na iniso ng Senado sa ilang mga testigo para matiyak yung kanilang pag-attend sa hearing. Hindi pagpapaganda, pag-aayos lamang na sa mahabang panahon ay hindi nagawa. Rason para gawin naman siguro yan sa panahong ito. Hindi naman puspusan, mahigit sa buwan na rin natin ginagawa ito at pinagdudusahan yung amoy ng barnis. Pero sana matapos bago ito magbukas. Para pag nagbukas ang sesyon ng Senado, tuloy-tuloy puro trabaho na lamang ang asikasuhin namin at hindi na yung mga gantong bagay.
So this is not just for the sauna, sir, no? Hindi. Sa katunayan, ito'y para sa ating lahat. Hindi lamang para sa mga bisitang darating sa sauna. Mas matagal dating gagamitin, mas mahabang panahon natin gagamitin, mas madalas tayo nandito kaysa yung mga bisita natin sa opening ng Senado. So, mas para sa ating lahat ito, hindi lamang sa mga bisita sa opening. In-accept pala ni Senator Alan na yung Senate building pwedeng umabot sa 27 o 29 billion pesos pa yung DPWH ang nagsabi nun. At nasa low end pa daw yun. Ang layo din naman talaga natin, pababain yun. So kung mas mataas, mas madaling pababain yung mas mataas kaysa pababain yung sagad na palang dati. Pero kailangan pa rin natin alamin yung kabuuang amount para ma-report din natin sa ibang mga senador. Nasaan ba tayo? Ano bang aasahan natin? Para sa ganyan, pag tinanong sino mang miyembro ng Senado, ay masasagot ng may buong kaalaman kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon. Inaasahan namin na sa loob ng 15 araw, ayon kay Senator Cayetano, maximum 3 weeks, malalaman na namin yung kabuuang magiging direksyon at plano kaugnay ng bagong Senate building. So hopefully by mid-August, malaman na namin yan. Okay,